meron sa kanyang pahintulutan. Meron, may liban sa kanyang pahintulutan. Kung meron pa siyang mga sa kanyang. Sabihin mo yun, hindi ka mamamatay, huwag kang mag-alala. Mamamatay ka sa gutom? Hindi. Maraming tambay sa atin, mataba pa. Mataba pa. Di ba? Mataba. Tambay lang. Oo, oh, may sigarilyo pa sila, may pasabong-sabong pa. Tambay lang. Oo, oh, nabubuhay. Nabubuhay. So, yan mga kapatid, na kung saan nasa landas tayo, nang nasa landas tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag kang mamamatay. Tataksan, huwag kang malungkot. Dahil dito ka sa tamang pananampalataya. Hindi mo manakamtan dito, huwag ka lala, karampot ang buhay dito. Kabilang buhay, hindi ka namang matay. May nawalang buhay. Sanang gusto mo, yung dito na mamamatay ka, o doon hindi ka mamamatay. Kaya nalalaki ko sa'yo. Yun ang pinakamahina. So, bigyan natin ng mga ilang saligan para magkaroon tayo bilang isang Muslim, magkaroon tayo ng katatagan sa ating pananampalataya. Na kung saan mawala ang mga kalungkutan at mawala ang mga yung misa ng tao kasi pag hindi nakakamtan ng kanyang nais, kung bagay siya ay malulungkot. At kung saan sinisisipan ang tagapaglika. So, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Al-Quran, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tayazu mirrahillah innahu la yayazu mirrahillah illal kawmul kafiru. Sabi ng Allah, huwag kailanman mawala ng pag-asa. Ah, kung ikaw man Muslim, ikaw man nandito man, ikaw man ay isang Muslim na kung saan ikaw ay matuwid sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at humihingi ka ng mga bagay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi dumarating, sabi ng Allah, huwag kang mawala ng pag-asa. Ah, huwag kailanman mawala ng pag-asa sa habag ng Allah. Katiyakan, walang nawawalan ng pag-asa sa habag ng Allah, sa habag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, maliban sa mga kafirun. So bilang daw tayo ay mga Muslim at mga mananampalataya, kinakailangan huwag kang mawala ng pag-asa sa habag ng Allah. Simple mo, sila na mga hindi mananampalataya, binibigyan sila ng mga bagay-bagay, ha? Pinayayaman sila ng Allah, ikaw pa kaya na isang mananampalataya, hindi kanya bibigyan ng kaligayahan? Ha? Ikaw pa kaya na sinasamba mo ang nagbibigay ng lahat ng bagay? Ha? Pero, iba ang bagay na pinagkaloob sa kanila, kung saan pinagkaloob sa kanila ang bagay na pangsamantala lamang at bagay na kung saan ito ay nagpapanatiling sa kanilang kalagayan. Na nawawalan sila sa pananampalataya dahil sa bukos sa kayamanan. Diba? So huwag kang mawala ng, sabi ng alas, ang alas pa naman alam isang mga nagsabi, huwag kang mawala ng pag-asa sa habag. Katotohanan, ang mga nawawalan ng pag-asa, o sino mang mawala ng pag-asa, sila yung mga kapyo. Ang mga nawawalan ng pag-asa, yung mga walang pananampalataya, lamang. Mapansin mo, kung i-ano mo ang rate ng mga nagbibigti sa labas ng pananampalataya, sa Islam at sa hindi Muslim, bilangin mo ang mga ang rate na nagpapakamatay, mas marami ang nagbibigti sa labas ng Islam. Kafir. Dahil hindi nila matanggap ang kanilang mga kasawian. Hindi nila matanggap yung kanilang mga hindi pagtagumpay. Bakit? Hindi nila matanggap at hindi nila maunawaan na akala nila ang mga bagay-bagay ay makakamtan mula sa kanilang lakas. Ha? Mula sa kanilang talino. Pag sila ay nag-feel sa kanilang pinaplano, dahil sila ay walang pananampalataya sa Diyos, nagbibigti. Ha? Dahil sa kawalan ng pag-asa. Tayo, alhamdulillah, gagawin mo ang lahat ng bagay
na kung saan ang pag-umpisa mo na gawin ang lahat ng bagay, pinaplano mo, nandiyan na lagi ang inshallah pahintulutan ng Allah. Inshallah pahintulutan ng Allah. So yan ang isang Muslim na kung saan huwag mawala ng pag-asa. Ang sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at sino man ang yung kanina ay Suratul Yusuf, na kung saan, babasahin niyo yung kompletong talata, kompletong verse ng Propeta Yusuf alayhi salam, isang inspirasyon sa buhay na kung saan makapagbibigay sa atin ng kaligayahan at katatagan. Suratul Yusuf 27. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sino ang nawawala ng pag-asa sa habag ng Allah? Sino ba ang nawawala ng pag-asa sa habag ng kanyang Panginoon? Sabi ng Allah, maliban lamang sa mga napaligaw natin. Maliban lamang sa mga napaligaw natin. Kung ikaw ay nasa Islam at nawawalan ka ng pag-asa habag ng tagapaglik ka, isipin mo, mag-isip ka kung ang sarili mo ay nasa anak. Kung ang pananampalataya mo ay nasa anak. At mismo ang Allah nagsabi na walang sino man ang nawawala ng pag-asa sa habag ng kanyang Panginoon, liban sa mga napaligaw ng malayo sa tamang landas. So kung ikaw ay isang Muslim, at ikaw ay ramdam mo na nawawalan ka ng pag-asa sa habag ng tala, mag-isip ka sa sarili mo na maaari na baka ikaw ay lumalayo na sa Islam. Ang kailangan maging kapagmasid tayo sa akin ng isa. Ito ay nabasa sa 56. So isang inspirasyon at isang magandang balita. Inspirasyon para sa atin, para tayo ay magpatuloy sa pagsagawa ng kabutihan, magpatuloy sa paggawa ng mga bagay na kung saan kasisihan ang Ama, at isang magandang balita para sa mga patuloy pa rin sa pagsasagawa ng kabutihan. Sinabi ng Allah, inna rahmatullahi karimun minan muhsinin. Karimun minan muhsinin. Sabi ng Allah, kaliyakan ang habag ng Allah ay laging malapit sa mga gumagawa ng mabutihan. So kung ikaw ay nasa landas na kung saan, kung ikaw ay nasa pamumuhay sa kabutihan sa pamamagitan ng pagsunod sa pinag-utos ng Allah, ipagpatuloy mo. Sinabi ng Allah na kung saan ang mga gumagawa ng kabutihan, doon lamang malapit ang rahman ng Allah. Kung ikaw man ay medyo may pagkukulang, isang bagay na kung saan, mag-isip ka na kung paano mo mapapasaya ka. Pero hindi mo na kinakailangan mag-invento kung ano gagawin mo. Pagbasa ka. Susunod ka nila. Ang Islam ay kompleto. Ang Islam ay kompletong pamamaraan ng pamumuhay na kung saan tayo. Susunod na lang. Susunod na lang tayo. Ginawa na ng Allah ang ating pamamaraan ng pamumuhay. Susunod ka na lang. Hindi mahirap ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Susunod ka na lang. So, ano lang? Sipin mo ito. At kung saan, hindi tayo. Kaya madaling ipaliwanag ng Islam bago ka lang sa Islam. Madaling mo ipaliwanag sa ng Muslim. Kasi likas ito sa puso at isip natin. Ang pananampalatayang Islam, logical at spiritual. Madaling mo nawain. Dahil likas ito sa puso at isip. Kompleto na ito. Kung na kailangan tulad ng ibang pananampalataya, ano naman kaya gagawin ko sa susunod para makumpinsi ko yung tao? Sa ating hindi kailangan gawin yun. Kasi ang Quran at ang ginawa ng propeta ay isang rahmat, awa sa sangkatarungan kung saan madaling unawain ang tao. Kung paano siya may tuloy niya kanyang sarili at paano niya madadagdagan ang kanyang mga kapatid para sa susunod. Mayroon ko ba? 5 minutes in siya. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran,
tayo ay tatampo o kaya lulumpo pag mayroong mga bagay na wala sa atin. Hindi lamang sa mga ordinaryong Muslims, maging sa atin, maging sa amin, tao lang tayo. Nakaramdam tayo ng kalungkutan once na may nawala sa atin na kung saan inakala natin. Sayang naman ang bagay na wala pa sa atin. Kailangan na kailangan ko yun. Isipin mo lang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, may mga bagay na kung saan ayaw na ayaw ninyo. Ayaw na ayaw ninyo. Ngunit, ito pala ay makamunisin. Ayaw na ayaw nyo, pero ito pala ay makabubuti sa inyo. So itong talatang ito ay ibinabay ito sa panahon na kung saan meron yung mga Muslim ay ina-atake na ng mga Muslim. So kinakailangan mag-jihad. So mahirap ang makikipag-jihad. Makikipag-ispadahan ka. Di tulad ngayon, may baril kahit isang kilometro, kaya mong birahin yung kalaban mo. Noon, ispada. Ispada, sibat. Mahirap yun. Napakahirap na pag-i-struggle. Pero sabi ng Allah, may mga bagay na ayaw ninyo, ngunit ito pala ay makabubuti sa inyo. So, nung sinagawa ito ng mga mananampalataya na Muslim, sumunod sila sa pag-uutos ng Allah, akala nyo yung ito ay isang bagay na kung saan napakahirap gawin. Matapos na sila ay magtagumpay sa ganung bagay, sa ganung digmaan, doon nila nagamtan ang kabayamaan. Iniisip nila isang bagay na kung saan napakahirap. Pero, nung matapos na sila ay magtagumpay, doon nila nagamtan ang kabayamaan. Wala na nag-aapi. So ito pala hindi na nais nila na walang mag-aapi sa kanila. Sa pamagitan mo, so, doon lamang magkakaroon na yun pala ay makapagpunod ng mga dunia. At mayroong mga bagay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroong mga bagay na kung saan gustong-gusto ninyo. Ngunit ito pala ay makasasama sa inyo. Bili ka ngayon ng ano. Pagpunan ko itong pera ko dito kasi ito ang itong pera dahil sa bili ako ng mga, ano yung mga latest ngayon? iPad, laptop, cellphone, diba? Samsung. So dumating ngayon yung ano, yung brother mo, bakit ka nang bumili, kompleto ng brand? Ano yung brand? Kompleto na sa hospital. Dahil sa gustong-gusto mo yung bilihing ano, yung bagay na yun, anong gagawin mo ngayon? Sacrifice mo. Yung kaibigan mo ay nangangailangan. Isipin mo, kung yung bagay na yun ay gusto-gusto mo, sinagrepesyo mo, sinatabi mo yung nangangailangan, ha? Dahil lamang sa pagkasa gusto mo, maaari na isang bagay na kung saan, nakamtan mo yun, ngunit, baka hindi makadulot ito sa inang kaunahan. Noon, hangat na hangat ko na magkaroon ng may camera na cellphone. Nung ako nagkaroon ng may camera na cellphone, tuwang-tuwa ako. Eh nanakaw. Sabi ko, delikado pala, may camera. Ito na lang sa akin, ano, ordinary, pwede mo iba ito. Di ba? So may mga bagay na kung saan, iniisip mo na magpapubuti sa'yo. Nanginginayang ka dahil hindi na ganap. Mag-isip ka na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pinangyari sa'yo, maaaring hindi pinangyari sa'yo ng Allah dahil naaawa siya sa'yo. Na kung mapa sa'yo yun, baka yung kapahamak mo lamang. Baka yung kapahamak mo lamang. Mag-isip ka, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalawak ang kanyang abang at ang kanyang awa. Na kung saan, ito ay dapat hindi kalungkot ng tao. Isang bagay lang ang hinihingi niya, hindi na ganap, nalulungkot na, samantalang yung mga hindi niya hinihingi, napakarami nasa kanya na. Hindi mo hinihingi, pero nasa iyo na. Malulungkot ka pa ba? Isang bagay lang hinihingi mo, hindi na punta sa iyo. Malulungkot ka pa ba? Ay napakaraming bagay na kung saan nasa sa iyo, na hindi mo naman hinihingi.
isipin mo yun, kung babalan sa inyo, ang mga pinagkaloob ng Allah sa iyo, kailanman ang tao ay hindi malulungkot, at kailanman ang tao dapat hindi siya mawalan ng pag-asa sa Allah. Dahil tanutuhan na, sabi ng Allah, kung bibilangin ninyo ang awa ko sa inyo, kailanman hindi ninyo kayang bilangin. Umpisa ka na, simula ka na hanggang kailan ang buhay mo, hindi mo kayang bilangin. Bakit? Yung paghinga mo ay awa ng Allah. Kaya mo bilangin ito? Ano ba yung mga ibang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala? Pagtibok ng puso mo ay biyaya ng Allah. Pag inalis ng Allah ang biyaya niya, hindi natin tibok yung puso mo. Paano na? Hindi kaya bilangin ng nilikha ng tao, especially ang biyaya ng Allah. Kaya huwag ko malungkot. Ano mga bagay na wala sa'yo? Maging magmatinisin ka at isipin mo ang mga bagay na nasa sa'yo. At sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha? Tingnan mo ang mga nakabababa sa iyo. Hindi yung magiging matakubre. Ha? Tingnan mo yung mga nakabababa sa iyo dahil katotohanan, magpapasalamat ka pa sa Allah. Yung tao, nakita mo walang paa, magpapasalamat ka pa rin, may paa ka. So hindi mo didegrade, kundi magiging daan sila para alalahanin mo at magpasalamat ka sa Allah. Yung kung nagko-complain ka na ang pagkain mo ay ano lamang, kumbaga dito sa Saudi, tatyaga na lang tayo dyan sa ano, sa fried chicken, tatyaga na lang sa fried chicken at saka lechon, tatyaga na lang. So, pag walang-walang, nagkumulay tayo. Hindi, wala ka gulay pa, gusto ka ng gulay dito eh. Nagko-complain pa ang tao sa isang ulam, alam mo. Tingnan mo yung ibang mga tao, kahit kanin wala, wala pa pagkulaman. Ah. So, yun ang sabi ng problema. Para ikaw ay magtanaw ng utang na loob sa Allah, magpitinan yung mataas. Pero pag tinignan mo yun, ibababa ko ang sarili mo. Manghihina ka. Bakit? Dahil akala mo, ikaw ay nasa mababang kalagayan. Ha? Manghihina ka. Huwag mo titingnan yun. Titingnan mo sila, kung ito ay mainam ang pamamaraan para maging inspirasyon. No? Pero kung titingnan mo sila, bakit wala ang yan sa ano? Meron din ako yan. Malulungkot ka pag hindi mo naabot yung kataasan na. May mas na pamama. Magkakarap na karap ng mga kasiyahan sa puso. So, inshallah, ano na yung malapit na meron pa sana, pero basta ang may iwan natin na pinakaano dito, sabi nga mo, huwag kang malungkot. Sabi ng Allah, lahat ang sa ito, ang Allah ay maalit. Huwag kang malungkot, katuhanan ng Allah ay nasa sa atin. Nasa sa atin ang tagapaglika, malungkot ka ba? Nasa sa atin, lumika sa mundo, lumika ng langit, lumika ng langit ng bagay. Ay, isang libutan, no? Isang libutan, malungkot ka ba? Ano mo sa mismo ang nagsabi? Dataksan, huwag kang malubay. Katotohan ng Allah ay nasa sa atin. Dapat lang bigyan lang ng ano ng tao yung ano ni Halim. Oo, yung bigyan ng maganda ka. Bukas na pag-isip. Oo, pag-isip para kay Allah kung ano yung ano dyan talaga sa atin. So, tutuloy natin din yun sa Allah. Ano para maalala sa atin. Ang mga salamat ng salat at salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.